Ang tatalakayin ko sa lecture na ito ay ang usapin ng film literacy and criticism na maaari natin i-translate sa iba pang klaseng pagsusuri at literacy sa sining at relasyon nito sa kultura. Bago ako magsimula, gusto kong magpaliwanag ng ilang definisyon para sa ating magiging talakayan. Pag sinabi nating pelikula o film, ibig sabihin nito ay ito ay isang media. Maramihan ang ini-intention nitong manonood o taga-subaybay. Ito rin ay industrial art. Ibig sabihin, maramihan din ang lumilikha nito at hindi isang tao ang makakagawa ng, lalo na ng feature film. Pero ang kakaiba sa pelikula ay ito'y oratiko na tinatawag. Ibig sabihin, kahit na maramihan tayong nanonood ng sine, parang tayo lang mismo ang kinakausap ng pelikula na ito. Nakakalimutan natin kung sino katabi natin kapag nagsimula na ang panonood natin ng sine. Ang pangalawang termino na kailangan natin malinawan ay yung usapin ng literacy. Ang literacy ay ibig sabihin ay paano natin pag-uusapan ang pelikula. Ano yung mga salita o ano yung mga maalam na mga pagkaunawa hinggil sa usapin ng pelikula. Maaari din natin pag-usapan dito ang paraan na paano tayo natututo. Paano na tayo tinuturuan ng pelikula at paano rin natin magiging mababago ang pagkaunawa natin ng pelikula at iba pang sining at media. Ang usapin naman ng kritisismo, ang pangatlong termino, ay nagpapakita sa atin ng paraan ng pagsusuri ng mga balangkas o framework na kung saan ay mas higit natin maunawaan ang ating mga tinutunghayan. Parang kung baga sa television ito ay hindi lang natin tinatanggap kung ano pinapakita ng telenovela, na parang wala tayong papel dito, wala tayong paglahok dito sa pinapanood natin, pero tayo mismo ay nag-iisip kung ito nga ba ay nakakasama, nakakabuti sa ating sarili, sa ating komunidad ng mga nanonood at pati sa ating pamilya. Heto ang iba't ibang aspekto ng pag-aaral ng pelikula na maaari nga natin gamitin din o isalin din sa pag-aaral ng sining at lahat ito ay nakaugnay sa relasyon ng sining at ng pelikula at higit sa lahat sa mas malaking aspekto ng kultura. Ito ay pitong mga aspekto. Ang unang aspekto ng pag-aaral natin ng pelikula ay ang pelikula bilang sining. Sinasabi natin na ang pelikula ay sining kapag ang mga formal na elemento na bumubuo ng pelikula, katulad ng script, mise-en-scène, o ibig sabihin nito ay staging ng action. Ito ba ay from close-up, middle shot, or malaking shot? Ito ba ay kung saan ang artista ba naka-frame dito o ang backdrop na kandila, halimbawa na kung saan ay may relasyon ang artista dito. Ibig sabihin ito ang pagpili ng eksena ng mga direktor at ng kanyang cinematographer. Ang cinematography naman, ibig sabihin nito ay yung pag-iilaw ng eksena. Meron ding elemento ng sound o tunog at kalahati ng karanasan natin sa panonood ng pelikula ay nakabatay din sa tunog. Ibig sabihin, kahit nakapikit tayo, masusundan natin ang pelikula dahil sa iba't ibang tunog at lalo na ng dialogo na nagaganap sa pelikula. Meron din tinatawag na editing. Ang editing naman ay ibig sabihin nito ay temporal design. Ibig sabihin nito, ang isang eksena ay maaaring pahabain katulad ng mga pelikula ni Love Diaz na kung saan ay umaabot ng 45 minutos, halimbawa ang eksena kung saan namatay ang pangunahing bida. O maaari din naman niyang pabilisin, katulad ng mga eksena na naghahabulan sa mga kotse sa isang action film. Meron din tayong tinatawag na direksyon. Ito yung overall vision. At kaya malaki ang nakaatas sa direktor dahil sa kanyang vision, artistic vision, ang natutunghayan natin sa pelikula. Ang iba pang elemento ay katulad ng acting. Kung saan ang pag-arte ay naging natural ba, ang pag-arte ay staged ba, depende sa pangangailangan ng pelikula. At ang huling aspekto ay ang produksyong disenyo or production design. Ito ba ay historical film? At kung ito ay historical film, ano ang kakailanganin ng costumes, props at itsura ng mga artista dito sa eksena nito? Kung ito naman futuristic film or science fiction film, ano ang kakailanganin ng production design para mapaniwala tayong audience, manonood, na ito pala ay nakaset sa 2046 or mas malayo pang panahon, far, far away na klase ng galaxy. Ang ibig sabihin nito, ito mga nabanggit na elemento na kung isipin natin, ito din ang mga elemento na binibigyan ng award sa anumang award-giving body.
So ito yung formal na elemento at aangat ito kapag nga nagtulungan ang mga formal na elemento na ipahatid sa atin ang bisyon ng direktor. Ang bisyon ng direktor, ang ibig sabihin nito ay ang kanyang pananaw. Ang kanyang pananaw na bagong perspektiba hinggil sa kahit na mga lumang issues. Ibig sabihin nito, ano yung tema na gusto niyang sabihin o pananaw hinggil sa kahirapan, hinggil sa buhay sa Pilipinas o buhay ng mga abang-uri sa Pilipinas. Sa lahat ng elemento na ito, ang pinakamahalaga ay ang script. Ito ang tinatawag na gulugod o backbone ng pelikula at ito yung foundational unit ng pelikula. Sinasabi nga na kapag mahina ang script, mahina ang pelikula. Pero kapag malakas ang script at kahit mahina pa ang iba't ibang elemento, ay maaaring umangat pa rin ang sa maraming pagkakataon itong pelikula. Siya ay nagiging sining dahil tinatawag ito na parang sublime ang karanasan natin sa pag nanood tayo ng sine. Sublime, ibig sabihin ay nagkakaroon ng bakasyon o relief ang ating utak sa pang-araw-araw na realidad. Kunyari, pag first time nyo nakita ang oblation, mamamangha kayo. O sa unang pagkakataon na nakakita kayo ng multo, halimbawa, mamamangha kayo at namamangha tayo kasi hindi tayo araw-araw na nakakakita ng ganitong object of art o ganitong extraordinary object. Kaya wala tayong lengguahe para pag-usapan ang karanasan na ito. Bumabaksak lang ating mga panga o nandidilat lang tayo. Pero alam natin, napakahalaga nitong natutunghayan natin na karanasan. At ang nagiging sining din ang pelikula, dahil tanging mga masining lamang o art films lamang ang pumapaloob sa kategorya ng national cinema o pambansang cinema. Ito yung masungit na kategorya, hindi lahat pwedeng pumasok dito. Ibig sabihin, mga dakila lamang na mga pelikula ang papapasukin dito sa kategorya nito dahil ito ang bubuo ng alaala ng isang bansa. At sa kasalukuyang panahon ng indie film movement sa ating bansa at sa ating pelikula, ito rin ay napakahalaga dahil ang pangunahing peg o benchmark ng lahat ng independent filmmakers ay makapag-produce ng tinatawag na art film. Na kahit na intended dito sa maramihang audience, talagang itinatampok dito ang bisyon ng direktor, kahit hindi natin lubos na naunawaan. Yung ikalawang aspekto ng pag-aaral ng pelikula ay tinatawag na pelikula bilang ideolohiya. Ibig sabihin nito ay hindi may pinagpapanig sa atin, may pinakakampi tayo na sa klase ng mga pagpapahalaga at mga practices o pagkilos na isinasakatuparan ng mga pinapanood natin sa pelikula. Pag sinabi natin ideolohiya, ang partisanship ay nakabatay sa iba't ibang cultural categories na kasaan tayo lahat ay nakapaloob. Ibig sabihin nito, tayo ba ay mayaman o mahirap na nanonood? Ito yung class issue o usaping uri. Tayo ba ay lalaki o babaeng manonood? Tayo ba ay bakla, lesbiana, LGBTQ na klase ng manonood? Dahil hindi tayo pare-parehong manood ng sine. Tayo ba ay puti? Tayo ba ay kayumanggi? Tayo ba ay taga Manila? O tayo ba ay katutubo o lumad? Iba't iba ang perspektiba natin. Sa Hollywood films, halimbawa, tinasabi na ang ideolohiya na karaniwan natin natutunghayan ay yung tinatawag na white, middle class, middle age, Republican ideology. White dahil, siyempre, ay parating mga puti ang nagtatagumpay. Walang James Bond na itim. Walang James Bond na asyano. Kaya kailangan tayong gumawa ng sarili natin James Bond at yun yung si Weng Weng na klase ng James Bond na B-movies na sumikat sa panahon ng 1990s. Middle class ang values. Ibig sabihin ay hindi pinapausad yung kahit na naghihikahos ang kondisyon ng abang-uri na tinatalakay nito ay papasok pa rin sa mga institusyong panlipunan ang rekurso kung saan ay magkakaroon ng pag-angat ang mga tauhan sa pelikula. Kunyari, dito sa pelikula ni na Erin Brockovich ay kung saan ay isa itong dehadong babae na naghahanap ng rekurso para sa mga nabiktima ng laso na tubig dahil sa kagagawa ng mga kumpanya. Nabiktima yung mga iba't ibang mga kamaanakan at komunidad ay rekurso ng korte. Ibig sabihin, kahit na napaka-imposible nito, halimbawa sa Pilipinas, na magtatagumpay tayo at makakakuha tayo ng ganansya o relief sa korte, ay hindi ito yung sinasabi ng pelikula, na pumunta lang tayo sa korte, mag-aral lang tayo, ay bubuti ang ating kalagayan.
Middle age dahil siyempre ang hinihimok ng manonood sa pelikula ay ang mga kabataan. Ang mga kabataan may interest pa at may panahon, kahit walang ganong pera, na mga regular na makapanood ng pelikula. So ito yung hinihimok nila. At kaya kung mapapansin natin sa kasalukuyan, puro siya ang fear natin pagdating sa Hollywood films, lalo na sa summer box office hit na tinatawag, o sa summer season ng Amerika, lumalabas itong mga pelikula, ay mga Marvel superheroes, kundi man mga animation films. Para mga bata pa lamang, mga kahit amusmos at hindi pa nakakapagsalita, ay nare-recognize na mga characters na kanilang pinapanood. At ito yung tinatawag nga na middle age na klase ng issue. Republican, ibig sabihin konserbatibo. Mas konserbatibo pa kaysa sa ordinaryo, napaka-religyoso, na mga pananaw, na klase ng ideolohiya na sinisiwalat. So ito yung peg ng Hollywood films. At maaari din natin isipin na sa Pilipinas, maliban siguro sa kahit na yung whiteness na yun, ay may angat pa rin na distinction o pagka-privilege sa ating lipunan. So sa usapin ng race, ibig sabihin katulad sa pelikulang Armageddon na kung saan ito ay multi or United Nation type na klase ng rescue team para yung meteor or asteroid na tatamaan ang planeta natin ay may isang team na may gagawin dito sa meteor na to para hindi siya mag-collide sa Earth. Ang nangyari dito, by the end of the film, ang tanging na makakapagdikta sa buong mundo ay ang American characters. Ibig sabihin, lahat ay kailangan muna mamatay at walang mangyari sa buhay nila. At ang tanging mga pagdidiktas ay ang puti. Sa horror films ng Amerika, na kung saan unsung o maraming characters, yun yung katangian ng American horror film, by the end of it all, mamamatay lahat ng underclass. Ibig sabihin, lahat ng janitor, lahat ng katulong ay mamamatay. Susunod dito ay lahat ng other races. Mga itim, mga Asyano, mga best friends at kung ano pa man. By the end of it all, yung mga puting characters lang, yung lovers lang, matitira sa horror film, particularly yung babae. Pag usapin naman ng class, ibig sabihin dito, sino ang nagbabago? Kanino tayo pinapakampi? Sa usapin ng class dito, halimbawa, katulad sa Pretty Woman, na isang set, ang setup nito, meron kang multi-millionaire na lalaki at meron kang sex worker na babae, na kung saan ay nagdikit ang kanilang path at kung saan ay nagkaroon ng conflict. At syempre, by the end of it all, ang sinasabi ng pelikula sa atin ay parang Cinderella or fairy tale romance ito na kung saan ay magbabago ang pitang sex worker at mag-aaral na lamang siya. At yung millionaire naman ay parang knight in shining armor dahil na yung babae nasa balkonahe ng kanyang apartment at sa limousine, parang kabayo na nakasakay ang lalaking milyonaryo, ay magtatapat sila at kung saan ay maghahalikan sila at magli-live happily ever after. So usapin naman ng gender and sexuality, kunyari, parating lalaki at babae lang ang nakikita natin na naghahalika, nagkakaroon ng romance sa pelikula. At sa maraming pagkakataon, pumipikit ang mga manonood kapag nakikita na merong same-sex na naghahalikan. Lalo na kung dalawang macho na lalaki o dalawang cute na babae. Ibig sabihin, very heteronormative o ang kinakilingan na sexualidad ng pelikula ay ang heterosexuality. At ang isinasantabi nito ay ang ang iba't iba pang klase ng sexualidad. Ang pangatlong aspekto na tatalakayin natin ay yung usapin ng pelikula bilang teknolohiya. Ibig sabihin, hindi natin matutunghayan ang pelikula sa kanyang klaseng anyo kapag ito ay hindi pumaloob sa isang teknolohiya. Ang kakaiba sa pelikula, sa bukod sa ibang sining, ay ito yung mass-produced na klase ng sining o ng media technology. Nagsimula ang pelikula bilang celluloid, na kung saan tinatawag natin celluloid dahil parang negatibo ang anyo ng pelikula na magkakadikit. Pinaproject siya 36 frames per second sa lumang mga sinihan, na kung saan din ay kaya siya nagkakaroon ng 36 frames per second dahil ito yung speed na magkakaroon ng normalidad na pagkilos yung mga tao. Pero talaga ang negatibo, katulad ng mga litrato, images natin, ay wala naman talaga movement. Nagkakaroon lang ito ng pagkilos kapag pinoject siya ng mabilisan sa 36 frames per second. Pero nagbago na ang teknolohiya. Hindi na natin kailangan ng film
na celluloid film, pumaloob na tayo sa digital technology. Ibig sabihin ito, sa pamamagitan, katulad kunyari ng digital cameras at maging mga cellphones o smartphones, ay maaari na tayong kumuha ng technology, maaari na tayong kumuha ng pelikula na kung saan ay makakapanood natin ito at ma-upload natin sa mas maramihan pang platforms katulad ng internet at iba pang mga platforms na mapapanood ito. Sinasabi nito itong film as technology kasi may malinaw na division of labor sa paggawa ng pelikula. Ibig sabihin nito ay ang kayang gawin ng director, for most part, ay hindi kayang gawin ng producer. Yung producer ay hindi pwedeng umarte, yung artista mo hindi pwedeng maging cinematographer, yung cinematographer mo hindi pwedeng maging scriptwriter. Kahit pwede naman paminsan-minsan, pero malinaw ang division of labor. Pero pagkatapos nito, meron kang technology of reception din. Ibig sabihin, ang perfect na setting ng pelikula at kung saan hinihimok tayo dahil dito yung bulto ng kita ng pelikula ay manood tayo sa sinihan. May teknolohiya ito ng reception na ibig sabihin, kahit wala na yung digital film ay kaya na sa pamamagitan ng katulad ng internet, ng mga wires na ito ay mapanood natin ang pelikula ng sabay-sabay sa buong mundo. Nagkakaroon na ng fenomeno na pag nagpalabas ang Hollywood film, halimbawa, ay halos pareho ding araw sa iba pang bahagi ng mundo. At nagkagawa ito na hindi na naglilipatan ng mga rolyo ng pelikula na katulad na ginagawa ng mga lagarista ng naunang panahon. Ngayon ay pinoproject na lamang ito or pinapasa na lamang yung digital information na ito sa pamamagitan ng teknolohiya ng internet at iba pang mga bagay. Meron din technology of perception. Ibig sabihin nito ay perception natin sa isang bagay ay na-intensify o lalo na papaiting dahil nga hindi lamang siya pinoproject sa mas malaking frame. Kunyari, nagkaroon ng romance itong babae at lalaki natin mga tauhan, larger than life dahil 36 feet malarahil ito na klase ng nakikita natin. Pag umiti si Julia Roberts, kita natin ang gilagid niya, lalo na pag ito'y close-up, kasi nga larger than life, 36 feet ang projection nito at kung IMAX pa ito, maaaring tumaas siya ng hanggang tatlong palapag. At fantastic yun dahil kahit sumakay tayo sa roller coaster or makita natin yung Serengeti na safari halimbawa, malikita natin siya na hindi malinaw, na tuldok lang siguro ito kapag sa tunay na buhay. Pero sa pamamagitan ng pelikula, overwhelming ito. Nakikita natin kung gaano tayo kaliit, kung gaano ka-enormous ito, at naapektuhan ang ating reception dito. Mas kumakampi tayo sa bida, mas nagugustuhan natin itong environment na ito at napapaniwala na katulad sa Star Wars na may mga ganitong klaseng sibilisasyon na magaganap sa hinaharap. Ang ika-apat naman na usapin ay yung pelikula bilang commodity. Ang ibig sabihin itong commodity na to ay ginawa ang pelikula hindi talaga para aliwin tayo. At ginawa ito para dahil may motibo ang mga producers at ito ay motibo para sa kita o profit. Hindi inosente ang paggawa nila ng pelikula para lang ang mga bata, mga musmos ay matuwa at magkaroon ng Disneyland characters ang kanilang growing up years. Pero ginawa din itong pelikula na to para pagkakitaan tayo. At nagagawa ito sa pamamagitan ng studio system. Kung saan, pamamagitan ng studio system, malinaw na meron kang pool of stars. May pool of directors ka, may pool of cinematographers ka, production design, etc. So sa pool of stars mo or directors, alam mo kung sino ang romantic comedy directors na magbibigay sa'yo ng malaki ang kita. Alam na kung sino ang lalaki at babae na kailangan mong pagsamahin. At magkaroon ka nila ng variation sa kanila, padahal alam mong ito ang kikita. At studio system din dito dahil sila ang lumilika ng studio stars. Nanonood tayo ng pelikula, hindi dahil may preference lang tayo sa genre, katulad ng horror, action, comedy. Nanonood tayo ng pelikula dahil sinusubaybayan natin ang mga artista. At yun yung isa sa mga determination o determinants kung bakit tayo paratihan nanonood ng pelikula at regular ang panonood natin. So, kung sinabi natin commodity, syempre, ang global leader dito ang Hollywood. Sa Pilipinas at sa walang bahagi ng mundo, ang walang major share ang Hollywood films. Sa atin ay mas malaki pa nga ang share ng Hollywood films kaysa sa local films. At mapapansin natin ito, pag nag-release ng big-budgeted summer blockbuster ang Hollywood,
ito lang talaga ang palabas. Lahat ng pasinihan sa cinema complex na pinapaborito nating panooran, ito lang ang palabas. Hindi makakapasok kahit isang Filipino film dito at nagpapaubaya na dahil alam nilang wala nang manonood kapag latest installment ng Batman or ng Superman or ng Star Wars ang ipinalabas mo dyan. Lalangawin, tinatawag yung pelikulang Filipino kapag pinalabas ito. At ito din ang nagre-regulate ng market. Pag sinasabi natin commodity din, ay malinaw din na may mga bagay-bagay na kailangan mangyari dito sa market na to. Commodity siya dahil merong malinaw na hatian. Una, ang pelikula ang isa sa pinakamalaking tinatax na produkto sa na nililika sa bansa natin. 1/3 ng binabayad natin sa ticket, kung 150 ang ticket natin, mga 50 pesos dito, ay pupunta lamang sa tax. 1/3 ay pupunta sa profit sharing na may-ari ng pelikula at may-ari ng sinehan. Ibig sabihin ito yung profit sharing nito. At likely 1/3 ay doon lang papasok yung kita ng producer na kung saan ay malino din at doon niya ibabawas ang halaga ng pelikulang ginastos niya. Ang isang historical film sa Pilipinas, katulad ng General Luna halimbawa, tinatayang 80 million ang budget nito. At para makabawi ito, ibig sabihin kung 1/3 ang sharing ng bawat sa sektor dito, kailangan kumita ito ng 240 million pesos para maka-break even man lang ang anumang pelikula na ito. At ginagawa nga para matinitiyak nga na kumita ito dahil sa tinatawag na least common denominator ng mga pelikula. Ibig sabihin ito ay kailangan ay nakapaloob ang lahat na maaaring magpapasok sa atin sa pelikula. Katulad kanyari kapag Metro Manila Film Festival sa Disyembre, makakatunghaya na lang natin na lahat na lang na nandun yung mga paborito nating artista, magiging comedy ito or yung dalawang blockbuster pagsasamahin sa isang kwento para matiyak nga na patangkilikin pa rin natin siya dito dahil ang gusto niyang i-cater ay lahat ng pwedeng pumasok sa pelikula na ito. At mapapansin din natin sa Hollywood films ito na parating sa mga ensemble na klase ng mga pelikula ay parating meron ka ng Asyanong character na isang star talaga sa South Korean halimbawa na lalaki na papaloob sa isang action film at parati may ang action film mo ngayon ay galing na sa iba't ibang bansa itong mga kontrabida mo, yung mga bida mo, yung mga tumutulong sa bida at sa kontrabida para nga lahat na lang ay mapaloob yung belongingness, we belong at therefore panoorin natin ng pelikula na ito. Sinasabi natin din siyang commodity dahil ang pelikula talaga ay content. Ibig sabihin, pwede siyang isalin pa. Hindi lang naman ang be-all at end-all ng panonood ng pelikula ay sa sinihan. Ibig sabihin, pagtapos niya may palabas sa sinihan, ilang buwan pa lamang ay magkakaroon na siya ng premiere sa telebisyon. Pagtapos sa telebisyon, regular run siya sa cable. Pagtapos pwede pang i-interface ngayon yung pelikula sa iba't iba pang platforma katulad ng Netflix o yung pirated na klase ng na kung saan nakaka-download tayo ng mga pelikula. O maaari din siya panoorin sa cellphone at sa iba pang mga gadgets at hindi na lang sa sinihan or sa na klase ng nakagawian natin. Commodity din siya dahil ang pinakamahalaga sa commodity ay masingil tayo ng mas malaki pang bahagi. Kunyari, pag ito ay naging 3D, mas mahal siya kaysa sa regular na sine. Dahil meron siyang value added dapat, dahil ang kaibahan lang naman ay meron tayong isusuot na gadget na sa mata natin at masisipat na natin ang ibang karanasan natin sa panonood ng sine. At ito yung sinusubukan ni standardize sa Hollywood films ngayon at pinapa-adapt na rin pati sa LED na klase ng mga TVs na lumalabas sa kasalukuyan. Nagiging commodity din siya dahil meron nangyayari pagdating sa usapin ng paggawa o labor sa pelikula. May magical transformation na parang itong pelikula na to walang labor in the end na gumawa. Ibig sabihin, sinabanggit na natin kanina, hindi ba? Malinaw ang division of labor dito. Kunyari, may mga panganib talaga sa pag-shoot ng isang action scene. At sa maraming pagkakataon, may namamatay sa pag-shoot nito dahil peligroso talaga. Hindi rin makitutunghaya natin na ang dami-daming extra, kunyari sa Matrix, na kung saan ay maraming kailangan naglalakad sa kalsada para umangat itong ating mga bida.
Pero hindi pinapansin na malinaw din ang distinction ng salary wages ng bida sa mga extra. Iba ang kinakain ng bida, iba ang kinakain, condition din ang extra. At yun ang hindi natin natutunghayan dahil pag nanood tayo ng pelikula, para lang itong instant noodles. Hindi natin nakikita kung paano ginawa ito. Nakikita na lang natin ang sarap nitong kinakain natin, nagbubusog tayo, etc. Na parang walang nangyari sa paggawa nitong instant noodles o lata ng sardinas, na ang lata ng sardinas ngayon ay mabilisan na nagagawa. Mga malalaking bapor, pupunta sa dagat, papalawot sa dagat, manghuhuli ng isda, at pagkatapos ito ay sa pinakapeligrosong kondisyon. Bumabagyo, madaling araw, gabi, na nanghuhuli ng isda. Tapos ito, lahat ng nahuli nila, kaya nilang idelata pagdating ng pagdaong pa lang ng barko. So hindi natin natutunghayan na peligroso ang kinakain natin bagay dahil ayaw nating isipin na peligroso ito. Gusto din natin na branded na mga pelikula para mga damit ba. Between a local brand at a foreign brand ay gusto natin yung branded na karanasan. Between Angel's Burger, halimbawa na buy one take one, o quarter pounder na McDonald's, na siguro wala akong makakain mong Angel's Burger para sa halaga ng isang quarter pounder. Ang kahalaga ng branding na ito, yung immediate recognition, ay willing tayo magbayad ng mahal para sa karanasan ng commodity na ito. At yun yung bahagi ng idea ng commodity. Napaka-magical nito na kaya tayong singilin. Kaya willing tayo magbigay ng mas malaking halaga at therefore mas malaking kita para sa producer ng pelikula. Ito yung commodification na siyempre sa proseso nito, pati ang ating mga artista, mga fans, ang mga mamanonood ay tinitingnan na lang bilang mga commodity. Kaya niya mag-determine sa pamamagitan ng market research ano ba yung pang pelikulang kikita. Sino ba ang kailangan mong i-match make para kumita ang yung romantic comedy? Anong klaseng sitwasyon sila kikita? Yung susunod nating aspekto ay ang pelikula bilang entertainment. Pag sinabi natin ganito, ibig sabihin nito ay ang pelikula ay isang anyo ng libangan, mahalagang anyo ng libangan. Hindi tayo nanonood ng pelikula para mabagabag tayo na klase ng panonood ng pelikula. Kaya mahina sa atin ang documentary na panonood ng pelikula. Ang gusto natin ay narrative feature-length films. Ibig sabihin nito ay may kwento. Kasi sa pamamagitan ng mga kwento, hindi na tayo nag-iisip at tine-take on natin itong karanasan sa panonood ng pelikula. Bilang libangan, ang ibig sabihin nito ay na-intensify niya yung emotive level, yung emotional level natin. Kunyari, sa regular na buhay, ay hindi ka naman pwedeng ma-fall in love, ma-fall out of love, at ma-fall in love sa loob ng isa't kalahating oras, di ba? Pero sa pelikula, mangyayari yon. At maiiyak tayo, at makakarelate tayo, kahit hindi pa natin nakita ang the one. Bida na tayo doon. At yun yung tinatawag na parang surrogate na klase ng identification dito. Nai-intensify yung emotive level natin. Sa tunay na buhay, wala pa tayo na-encounter na serial killer. Pero sa loob ng isa't kalahating oras, willing tayong takutin natin ang ating mga sarili dahil nai-intensify yung ating pumupukaw sa atin, yung takot, yung fear natin, yung about horror. At ito yung umiigting sa panonood natin ng pelikula. So, ang nangyayari dito ay nagkakaroon tayo ng relief, ng breakdown ng reality sa pang-araw-araw. At ito'y nagiging realidad natin sa isa't kalahating oras. Para siyang therapy, in other words. Ibig sabihin, manonood ka ng pelikula, papasok ka sa pelikula, ganito ang naiisip mo, ang dami mong kailangan na thesis na kailangan gawin, basahin, requirements sa klase. Pag nanood ka ng pelikula, nawawala ito sa isang loob ng isa't kalahating oras. Automatic, halos. Pag dumilim na yung sinehan, ay automatic halos na nakakalimutan mo siya. Pero pagkatapos ng pelikula naman, pag nagsimula na yung ilaw at lumabas na yung credits, sa madalas nating parang si hudyat na yun na parang umalis tayo sa sinehan, ay bumabalik na naman unti-unti ang ating mga problema. At ang nangyayari pa nga pagkatapos nito ay nakakalimutan na natin ang sine na napanood natin pag uwi natin. Ibig sabihin nito, pagtatanong ko kayo halimbawa ay ano yung ika-apat na huling pelikula na napanood nyo? O yung second to the last film na napanood nyo? Kailangan nyo ng split second na pag-iisip dahil disposable ito, commodity nga eh. Ang gusto lang natin ito yung emotional attachment, yung feeling ng gratification habang nangyayari yung moment na yon. All thereafter, hindi siya ganong mahalaga.
Nagiging film as entertainment siya kasi pumapasok din siya sa loob ng genres. At pag sinabi natin genre, katulad ng horror, comedy, etc., ibig sabihin may template na ito. So sa romantic comedy, hindi pwede magkatuluyan ang bidang lalaki at bidang babae. Kailangan sila magkatuluyan dahil yun ang kahilingan nitong form na ito. At mag-walk out ang audience mo kapag si FPJ halimbawa ay namatay sa pelikula. Dahil hindi siya pwedeng mamatay. Dahil yun yung inaasahan, yun yung nakapagbigay libang sa manonood. At yun yung star system din na tinatawag. Ibig sabihin nito ay hindi pwedeng gumanap ang particular na artista na parang hindi siya inaasahan siya. Kunyari, nung sa kabataan ni Sharon Cuneta na Goody Two Shoes, kakolehiyala ang kanyang mga roles, halimbawa, hindi mo siya pwedeng bigyan ng sexy role. Dahil lalangawin yun. So, on star system niya ay parang perpetual virgin na klase ng babae. Sa kasalukuyan ay si, at marami tayong mga artista na ganun pa rin ang pinaghahalawan na klase ng karanasan. So, hindi sila pwede maging wayward at maligaw ng landa. Sila ay parating righteous, matwid, at mapagpatawad na klase ng babaeng tauhan. Ang pelikula din ay entertainment dahil ito ay sumusunod na three-act narrative structure ng anumang naratibo. Ibig sabihin nito ay meron kang simula, meron kang gitna, at meron kang katapusan. Ang kakaiba sa pelikula ay 3 minuto pa lang, alam mo na yung kwento. Alam mo na yung problem. Na-sort out na ng pelikula yan sa iyo. No-brainer na. At may sasabihin na sa atin yung narrative quest niyan. Kung bakit mayroong pelikula at kung bakit isa-stretch niya sa susunod na isa't kalahati pang oras. Ang kakaiba sa pelikula, all roads build to the climactic ending. Ibig sabihin, ano yung gagawin ng bida para magkaroon siya ng katubusan sa kanyang predikamento o sa sitwasyon niya. So lahat yon ay tutulong para sa climactic ending. Pagkatapos ma-achieve yung climactic ending na yon, ay ibabaksak tayo ng pelikula. Kailangan ilugar ulit tayo kasi nga eh, kailangan zero ulit ang tabula rasa natin tulad ng pagpasok natin sa pelikula. At meron ka lang 1 minuto. So, si James Bond ay nagtagumpay na, kunyari sa kanyang mission. Pagkatapos noon, ay, dahil nagtagumpay na siya, nasa beach na siya, at na kung saan, ay nagpro-frolic na siya ng kanyang girlfriend, at pagkatapos noon, ay makakatawag na naman siya, metatawag sa kanya yung si Madam para sabihin sa kanya na may bago siyang mission. Importante ito dahil hindi pwede tayong nakalutang sa ere, yung climactic ending na yun. Hindi tayo pwede nakalutang sa ere pagtapos tapos na yung pelikula, lalabas na yung credits. Kailangan tayong ibalik unti-unti o mabilisan na kung saan nga ay babalik tayo kung ano man ang pagkatao natin bago tayo pumaloob sa pelikula. At yun yung three-act narrative structure. Intensification, simula, isosort out yung problem, sino ang bida, sino ang kontrabida, ano yung magiging saga ng ating bida, at yun yung susubaybayan sa susunod na isa't kalahating oras, at patapos noon, yung ending. At bilang entertainment din, ay multimedia rin itong pelikula na ito. Ibig sabihin, nagsisimula sa print, may internet, may broadcast, may film, at may portable technologies para nga mapaalala sa atin na ito dapat natin mapanood. Lahat tayo ay tune into it dahil nga ito yung may opening lang ang pelikula kung saan ay kaya natin siyang panoorin sa sinihan. At kung na-miss natin siya sa sinihan, ay kailangan natin magantay ng 2 buwan bago siya magkaroon ng Tagalog version sa ating mga telebisyon. Ang isa pang aspekto ay yung film as social practice. Ibig sabihin nito, social practice, meron tayong nakagawian. Pare-pareho tayo halos ang ginagawa o may mga subcultures na kung saan ito ginagawa. Social practice, ibig sabihin nito ay kung paano tayo sinocialize para manood ng pelikula, mag-enjoy dito at gawin siyang regular na bahagi ng ating mga buhay. So kung tatanungin ko kayo, ano yung unang pelikula na panood nyo? Marami sa atin makakaalala siguro nito. Ako, naalala ko ay King Kong. Ito nung bata pa ako. At black and white ito. At sa sinehan namin ito pinanood. So, naalala ko rin na may socialization kaming mga bata. Binibili na kami ng aming mga magulang na kailangan ay nakaupo lang kami. Kailangan tapusin namin yung sine. Kailangan hindi kami magtatakbo sa sinehan dahil maraming mga mapanganib na tao dito. At bilang reward ay may pagkain. Kakainin ka at inumin na hindi mo regular na binibigay sa iyo ng mga magulang mo. So ito yung socialization. Bata pa lang tayo, musmus pa lang tayo, ay sinosocialize na tayo para mag-enjoy dito sa karanasan ng pelikula.
At pag bata ka, ay pag umorder ka ng mga kiddie meals, ay may mga characters na napanood mo sa pelikula na maiuwi mo pa sa bahay. At pagkatapos ng pag-teenager ka na, nagkakaroon ka na ng preferences, at pag naging magulang ka, ganun din ang gagawin mo sa mga anak mo. Dadali mo rin sila sa sinihan, kakain din kayo sa fast food, at i-order mo pa rin sila ng kiddie meals. At pag lolo ka na at lola ka na, katulad ng mga commercials, ganun pa rin ang gagawin mo para sa mga apo mo dahil marami ka ng disposable income. Pero ang parating ang kay idea natin sa panonood ng pelikula, ito ay libangan, leisure mode. Hindi ka pwede nanonood ng pelikula na mababagabag ka. So, for most part, nagkaroon na rin ng transition itong social practice na to. Hindi na tayo sa stand-alone movie theaters na nanonood, kundi sa cinema complexes na. Standalone, ibig sabihin nag-iisa lang siya. Dadayuhin natin, ito lang ang palabas. Sa cinema complexes, ibig sabihin, nasa topmost floor ito na maraming malls at kung saan ay marami tayong option dapat sa panonood ng sine na ito. Ibig sabihin, kung ganun ang kondisyon ngayon, ibig sabihin may flow ng consumerismo na pinapatungay sa atin bilang manonood din. So, kung tayo pedestrian mallers, ibig sabihin wala tayong kotse na kung saan sa level ng sinehan tayo maring bumaba kagad, ay matutunghayan natin ang lahat ng uso bukod sa sine. Ibig sabihin, makikita natin sa computer stores, ito pala yung bagong gadget, ito may bagong modelo ng iPhone, ito pala yung mga bagong in na pagkain, mga dishes, ito pala yung bagong fashion, etc. Dahil nagpe-pedestrian tayo pamula sa basement or first floor na kung saan tayo papasok, paakyat ng paakyat, at hanggang makapanood tayo ng sine. In the end, baka nga makabili pa tayo ng items pagbago pagkatapos natin manood ng sine. So, very consumerist ang karanasan natin sa panonood. At yung idea din bilang social practice din, bakit nakakakain pa lang natin ng tanghalian o hapunan at nakakita tayo ng popcorn at sa concessionaire sa labas ng sine, ay mapapakain tayo ulit. At hindi natin dapat pag-isipan ito dahil calibrated na ang kinakain natin sa sinehan ay yung maalat lamang at yung matatamis. So, ibig sabihin, instant gratification pa rin. Makatikim ka lang nito at kahit na umay ka na dito dahil parang mani, ay ubusin mo to kasi ay nandyan siya. So, yun yung gratification niya, not soft drink. At sinasabi nga na mas malaki pang ang income ang nakukuha ng sinehan sa pamamagitan ng mga concessionaires na to, food and drink concessions, kaysa sa sinehan mismo dahil mas malaki yung kanilang profit margin dito. Ang sinasabi din ng social practice, meron tayong ginagawa na ideal. Yun talaga ang gustong paggawa sa atin. Regular tayong manood ng sine, maging fans tayo, etc. Pero ang sinasabi din ng social practice ay meron din subcultural practices dito sa loob ng sinehan na hindi naman din ito yung intensyon ng kaya ginagawa yung sinehan. Kunyari, sa isang bansa katulad ng Pilipinas na very religious, therefore very conservative, ang society natin, saan nagde-date? Anong klaseng date ang nagaganap sa sinehan? Saan ka pwede mag-show ng public display of affection dahil madilim naman? Ibig sabihin, saan ka pwede mag-holding hands dahil bawal, dahil extramarital affair yung ginagawa nyo? Pero saan ka pwede, saan ito kapahipahin tulot dahil wala naman nakakakita dapat? O sa gay subcultures naman, saan ka pwede mag-cruise na tumabi dito sa mga single na nanonood ng mga lalaki at ano din yung danger kung ikaw ay single woman din na nanonood ng sine, lalo na kung SRO ang sinehan na ito, yung sexual harassment, may alasakas din sa sinehan. Ibig sabihin dito yung mga subcultural practices na ito, bahagi sa ng social practice. Sa kasalukuyan, ang peglan talaga ng social practice na ito ay mula siya sa popular pastime na napakamura ng panonood ng sine, siya ngayon ay isang middle-class leisure experience. Ibig sabihin, kailangan may 150 ka para pesos para mapanood ng sine at iba pa at may papang requirement, kailangan naka-middle class kang pananamit dahil hindi ka papapasukin sa mall kung ikaw ay naka-chinelas, naka-sando at gusgusin ang itsura mo. Or maaari kang papasukin pero kailangan paliwanag mo, Havaianas yung chinelas mo at ang sando mo ay mahal na klase ng sando pag summer. Yung film as Dream Machine naman bilang panghuli ay ang sinasabi natin dito ay may nagaganap din emotional attachment. Di ba nabanggit ko kanina na kahit na maramihan ang intended na audience ng sine ay parang singular, ginawa lang itong sine na to para sa akin, para sa inyo, individuals, no? So dahil nga, meron siyang ginagawa na dream work para tayo nananaginip. Daydreaming ang ginagawa natin. Ang daydreams, kaiba sa night dreams. Ang night dreams, wala tayong control.
Sinasabi nga na 10% lang ng panaginip paggabi ang naalala natin dahil yung 90% so traumatic na kailangan mong kalimutan para magising ka at makamove on. So ang daydream naman ay nagdi-daydream tayo. Nakasakay tayo sa jeep, ayun yun naman pag-isipan yung mga problema nyo. So maiisip nyo, paano nyo ibibit itong traffic na ito halimbawa? Ano yung superpowers na kailangan nyo? At pag nag-daydream kayo, walang dilit ibang bida kundi ang sarili natin. So, ibig sabihin, nakakalimutan natin ang ating abang kondisyon at lumulutang tayo sa isang level of fantasy na kung saan ay kaya natin itolerate for most part yung abject conditions of everyday life. At ganun din yung ginagawa ng pelikula para sa atin. Pinakakalimot sa atin yung ating realidad para tumunghay tayo sa realidad na kung saan nakaka-relate pa rin tayo at willing tayo magbayad para makarelate sa ganitong klaseng realidad. Ibig sabihin dito, nagle-labor tayo habang nanonood tayo ng pelikula dahil pinoprocess natin yung sarili natin mga problema at issues dito na parang may gaan ng konti, nakapagpahinga tayo ng konti, nakapag-siesta tayo ng konti, na pagkatapos nito ay kaya na naman natin mag-move on sa regular nating gawain sa mundo. Nagle-labor din tayo dahil sa pamamagitan nito, pwede tayo makapanghimok pa ng ibang tao ng panoorin itong pelikula na to, na napakahalaga nitong pelikula na to sa kwento ng bansa natin, na kailangan ay panoorin ito. So magpo-post tayo tungkol sa in support of certain films. So nagle-labor tayo, hindi tayo binayaran ng kumpanya, ng producer para pasuportahan siya, pero ginagawa natin ito dahil meron tayo katulad sa Facebook post natin. It's all about us on the one hand, pero it has to be a matter na kung saan para i-like na napakarami natin mga friends at iba pa. It has to be a matter na meron din impact sa kanilang buhay. Ginagawa din itong dream machine, pero at the same time na individualize ito, ay meron din tinatawag na McDonaldization ng karanasan. Ibig sabihin, pare-pareho na lang tayo kung paano managinip. Halimbawa, kung ito'y American film, ang siyempre, ang brand of choice for its computers at phones will be the Apple computer or the iPhone. Pag ito ay Korean film, syempre Samsung yun na nagbago ang mundo. Pero wala kang makikita ang Samsung phones at computers sa loob ng isang Hollywood film. Kasi ito ay isang global brand. Ito ay may recognition. At McDonaldization, kasi pag nakita ito ng lahat ng kabataan sa buong mundo, pare-pareho ang panaginip nila. Pag minsan sa isang klase, tinanong ko, ano yung, kapag meron kayong pera, ano ang inyong computer of choice? So lahat sila nagsasabi ng Mac computer. At marahil ito din ang isasagot naman lahat ng Thai na kabataan, lahat ng Taiwanese na kabataan, lahat ng Ethiopian kabataan. Pare-pareho na lang ang panaginip nila. Para bakit nyo gusto makatapos sa kurso nyo, pare-pareho na lang ang magiging panaginip nito. So, itong dream machine ito ay parang bahagi pa rin ng hegemony na tinatawag. Ibig sabihin, ito yung gahum. Ito yung paraan kung saan nagkakaroon ka ng identification, isang identidad na pandaigdigan o global. At ang tinatawag nga nito ay ang global middle class citizenry. Ibig sabihin, pag nanaginip tayo, kailangan ganito na ang itsura natin. Kaya din, napaperpetuate ng Hollywood films, halimbawa, yung whiteness. Na kung saan ay kaya malaking bestseller pa rin sa bansang Kayumanggi, ang mga whitening products ay dahil nga nakikita ang magtatagumpay, magkakaroon ng ideal love, magkakaroon ng happy ending, ay mga tauhan, Hollywood stars na karaniwan ay puti pa rin. So ito yung global identification natin, pati mga brands, ano yung ideal date, ano yung ideal first sex, ano yung ideal marriage. Lahat ito ay tinuturo sa atin ng dream machine. So on the one hand, nakakala natin na panaginip natin ito. On the other hand, ito ay panaginip naman ng Hollywood para sa atin, para tangkilikin natin ang kanilang mga produkto. So sa pamamagitan nito mga aspekto ng panonood ng sine o mga aspekto ng pag-aaral ng pelikula din ay patutunghayan natin na marami pala tayong dapat isaalang-alang sa para magkaroon ng malaliman at malawakang pag-unawa sa kapangyarihan ng sining ng pelikula at kapangyarihan ito sa pang-araw-araw nating buhay. Para magkaroon ng tayo ng mas mataas na literacy sa ating pagkaunawa at pagkaintindi dito at sa pagkatuto na rin. At magkaroon din tayo ng critical na pananaw o critical na pagsusuri dito sa mga pang-araw-araw natin tinutunghayan. So dito ako magwawakas at magandang araw sa ating lahat.